Mga kasabahay, kasama natin ngayon ang award-winning composer and singer. Walang iba, we're very proud of him. Of course, si Doktor Mon Del Rosario. Yes. Doktor Mon, good morning. Good morning. Good morning, Rina. Nice to see you this early in the morning, ha? Dok, kamusta ka po? Medyo mahirap gumising. Kaya naman. Kamusta po? What's new? Ano po ang bago sa atin? Well, kasi katatapos lang nung musical scoring, nung araw, so naghahanda sa yung next na project. Right now, wala ka-pending yung album ni Brother Ellie. Yun ang, wow. Yun ang concern. 10-song na album ni Brother Ellie. Coming out. Abangan namin yan. Yes. So, kamusta naman po ang pagsasagawa ng album? How is it going right now? Almost 80% na yun. Ano tapos? Nakantahan niya na. Nakantahan niya na lahat? Actually, technological achievement yung album na yun. Kasi nauna ang boses. Oo nga. Tsaka pinasok yung... Tsaka nilagyan ng accompaniment. Baliktad siya. Ano po ito? Mga new songs or mga old songs? Mga standards. Standards siya. Okay. Kasi yung vocal track was recorded sa South America. Opo. Tapos, pagdating dito, vocal track lang. Anong gagawin natin dito? Gagawa ng minus one. So, ibig sabihin, kumakanta siya na parang acapella lang. Merong accompaniment na piano lang, yung sketch lang. Mm-hmm. So, kailangang i-synchronize mo lahat. Mm-hmm. Sa tulong naman ng mga kapatid, na ayos. Mm-hmm. Na ilagay sa tamang tempo. Oh. Vocal track. Naging challenge siguro para sa inyo yun. Kasi first time yung bang nagawa yung ganyan? Sa 30 taong ko sa music industry. Ngayon lang nabalik lang ako gumawa ng sistema na mauna pala yung kanta. Pwede pala yun, ano? Yeah. Usually, yun ang pinakahuli. Eh. Oh yes, oo. At syempre kasama din natin ngayon. Oh, good morning, Doc Sara. Good morning, everyone. Mamaya pag-uusapan natin yung event niya. Okay. Oh, balik muna tayo kay Doc Mon dahil may mga katanungan tayo mula kay Mau Marcelo na sasagutin naman ni Doc Mon. Ayan, ano ba yung katanungan natin? Ayan, watch this. Doc Mon, ano po bang may papayin niyo sa akin bilang isang magaling kayong composer? Kasi actually, frustrated composer din po ako eh. Actually, singer na ako eh. Given na yun eh. Pero as composer, ano po kayo mapapayo nyo? Paano po nyo ba ginagawa yung mga kantang ginagawa nyo na talaga naman pong napakagaganda at talagang hindi ko alam kung saan nang gagaling yung mga lyrics na nilalapat nyo dun sa music. And of course, yung music na rin ah. Please, payuhan nyo ako. Maganda yung tanong niya. Ang songwriting kasi ay kombinasyon ng talento at ng skill. Yung talento, pinanganak tayo dyan sa atin na yan. Okay. So, kailangan honestly, tanongin mo sa sarili mo, may talent ba ako? Okay. No? Pero yun naman, madali ma-detect eh. Yeah, kung ikaw ay nakakalikha ng melody in your head, maski walang instrumento o nakakaisip ka ng lyrics sa melody na yun, or both, most likely, meron kang talent. Mm-hmm. Tsaka kailangan din, I think, Doc Mon, may inspiration ka tsaka motivation ka para magawa mo yung ganong klaseng composition ng song. Oo, pag nag-uumpisa, kailangan yon. Pero pagka professional composer ka na, pag inintay mo inspiration, after 2 years pa darating yun. Baka maunay sa mga nanloob, masama yung tema ng kanta. Tsaka parang pag 5 taon kang walang inspiration, di 5 taon na wala. Mga may pinanggagaling. Tanong natin, ano yung motivation or inspiration nyo para isulat at makompose yung isang araw na theme song natin? Kasi meron akong dinevise. Part na to ng skill part. Mm-hmm. No? Nag-device ako ng 5-step na process. Mm-hmm. Para anytime na may magpapagawa ng kanta, I go through the process. Scientific eh. Okay. Wow. Ay, una, yung konsepto ng kanta. O kung ano man yung idea, parang core idea ng song. Sunod doon yung storya. Mm. No, yung konsepto na yun, pinalalago ko yun. Mm-hmm. Storya. Tapos, habang sinusulat yung storya, ginajot down ko na yung mga parang interesting na lines. Mm-hmm. After noon, tsaka ako nagagawa yung melody. Mm-hmm. Kasi pag alam mo yung storya, madaling gumawa ng melody. Yes. Alam ka naman, malungkot yung storya mo, saya-saya ng melody mo. Diba? Tapos pagka nagawa ko na yung melody, tsaka ako nilalapatan ng lyrics. Mm-hmm. Yung 3 and 4, usually, ano siya eh? Yung interchangeable. Reversible. Habang gumagawa ka ng lyrics, nakakaisip ka ng melody. Pero pinakamahalaga, yung 5th
yun yung rewriting. Rework ng rework ng rework. Mm-hmm. Hanggang kuminis yung kanta. Doon sana isulat nyo po na ano, isang araw na theme song. May favorite line po ba kayo doon? Meron baka pwede nyo kantahin for us. Oh, maganda kasi yung theme song. Yeah, yung bridge doon kasi pati ako na nagulat din eh bakit lumabas yun. Ayan. Sigurado ba kayo? Sige po. Pampagising sa atin yung lahat. Yes. Na yung ano, yung okay bridge. Yung okay bridge niya. Kasi ang bridge once mo lang maririnig niya yun. Kabundok ay guguho at magdurugo ang ulap. Oh, ang mga ganin na puso hahatulan sa wakas. Isang tinig na banal ang salangit ay pupunit. Sasambulat ang liwanag. Darating isang araw. Good. Ayan! Ilabot, ano? Kasi yung lyrics pala, yung binabasa ko, oo nga, mahirap. Ano, paano napasok yun doon lahat, no? Oo nga eh. Kasi ang bili ni Kuya, ano eh, meron daw dapat na merong doctrinal o scriptural na color. Yes. Yun yung konsepto. From there, kasi pinrovide naman yung storya. So, hindi ka na pinroblema yung storya kasi may storya na yung pelikula. Uh-huh. Eh, sumunod doon yung melody. Ako naman kasi, maski masaya yung kanta, pag ako kumanta, malungkot eh. Pero tama-tama, na-shoot. Shoot na so, shoot. Doc, which yep part of the song usually carries the song? Is it the bridge? Is it the refrain? Part, ano yung kwan? Ang most memorable part ng bawat kanta, generally, song, yes, at yun ang dapat pinupuruso lagi ng, ano, ng mga composer, yung chorus. Yung chorus. Yun yung pinaka-hook eh. Mm-hmm. Kaya usually, yung title ng kanta nandoon sa chorus, either sa first line o last line. Or parang yun yung kinakanta pag may tinatawag na last song syndrome. Oo. Yun, oo. Doc, tanong ko lang din po, meron ba tayong mga rules or patakaran na kailangan sundin when we're composing songs, like bawal yung masyadong maraming lyrics? Is there things like that, Doc? Na hindi, pwede niyong i-share sa amin? Habang ginagawa mo yung kanta, at least in my experience, no, inaalaw ko lang eh, mag-flow yung ideas. Hindi ko muna siya binabarel na sobrang dami ng lyrics. Pinapabayaan ko lang siya lumabas. Pagka nabuo ko na yun, then I go to sa step number 5. Mm-hmm. Titignan ko uli, i-analyzing ko. Ito ba, nagawa ko ng 2 oras, mukhang kanta ba to? Mm. Ganon, I go through that process, yung analysis. Okay, so you write everything that flows lahat into your pumasok mind. Mm-hmm. Tapos and then you rewrite it again. Ganon, rewrite, hanggang kuminis yung kanta. Mm. May dalang CD si Doc Mon. Doc Mon, yes, baka pwede niyang i-promote. Ito naman yung other side ng aking pagkatao, pagkamusikero. The Mon Del Rosario Voice Training Course in a Box. Yan. Wow! Ito ay in a box. Wow! Para matuto pa. Pumanta. Yes daw, sabi ni Doc Sara, kasi may pag-asa. Tsaka si Attorney Reg, I'm sure masasayan. At syempre, next week, no, sana makabalik si Doc Mon Del Rosario para kantahin sa atin ang buong kanta ng theme song ng movie na Isang Araw. Ayan, Doc Mon, meron ka na asang yun. Yes, baka hintayin ka namin next week. Yes. Pero teka, saan available yan, Doc Mon? New release eh. So, naghahanap ako ng distributor talaga. Baka BNPI. So, kahit hindi masyadong magaling, matututo talaga pagka bumili niya. Ito kasi basic to eh. Kasi bibili na kami ngayon. Bakit bibili na kami? 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami ko magdala. Iwanan ko na ako dito. Opo. Para pagka nagbe-break po, pwede niyong isa lang. Pwede na, pwede kami makinig. Ito, mga basic na techniques. Opo. Techniques ng kantang breathing, yung diction. Yun. Tapos, nag-create ako ng mga videoke vocal exercises. Okay. Para mas masarap mag-aral. Andito lahat yan. Okay. Alright. So, kailan nga yan i-release, Doc? Well, hopefully, pag naayos yung distribution niya, early first quarter of next year. Sa BMPI, recording studio right natin, ma'am. Sintayin natin yan. So, at this time po, Doc, wala pa tayong prize for that? Wala pa? Saka ako nabanggitin, baka marami mag-reklamo. Pero kasama mo kaming lima, ha? Oh, iwanan ko na to dito. Saka isama sa inyo na to. Mag-aagawa ka rin eh. Kailangan mo pala binita kung hindi lumapunta yan. Kailangan mo na sa gitna. Pero ang nangangailangan yan,
most si Attorney Reggie. Alam mo ha, more than just vocal exercises, therapeutic exercises yan. Mga breathing exercises yan na pwede sa mga post-operative patients. Yan, yung mga exercises na ginawa interested ko. Interested na kami. Kailangan po namin yan. Hindi na kami matigil eh. Yung BMPI, saan ba located dyan? Yung production studio The studio is located sa first floor ng La Verdad Christian College Building. Kalookan, EDSA. Balintawa. Dapat mapuntahan namin yung lugar na yan. Ano? Mas dadali natin yan. So, sulit na sulit na. Hindi. Go through muna dito sa lesson. Ayan muna, bago pala pumunta doon. Tapos kailangan natin yan para makasali tayo sa aso. Kaya nga. Baka doon pala sa gate pakantahin ka, hindi ka makapasa sa gate pala. Ay, hindi, balikan mo na, pakinggan mo ulit yung... May ganun ba, para bang, meron bang ganun cases na, uy, sumayaw ka na lang. Kasi baka magkaroon kami ng fundraising, tapos gagawa kami ng album, hindi kami makapasok, at least may dance. Ang singing kasi, just like songwriting, it's both talent and technique. Right, oo. Kaya you need to be really honest sa sarili mo. Mm-hmm. Okay. You need to know what you have. Oo. Alam ko, honest ako, hindi talaga po. Hindi pwede. Ano po yung sa case ng iba ng mga in-denial? In-denial. But generally, there are more singers than composers. Kasi, ang bata, pag pinanganak, singer na siya agad. Tama yung breathing technique niya. Kasi sa bata, yung pagkanta, no? Ano yan eh, is a form of survival. Kailangan umiyak siya, madilig na nanay niya. So yung vocal projection. Nakaano ka agad doon. As we grow older, nag-iiba kasi yung pattern ng breathing ng bata. Mm-hmm. From yung dito, yung diaphragmatic, nagiging chest because of the pressures ng buhay. Mm-hmm. So kailangan ibalik lang doon. But generally, there are more singers than composers. Yes. Hindi lang alam. Parang dancers then there's more dancers than choreographers. Talagang kakaiba pagka-composer ka at the same time singers. Okay. Alright, ayan. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito at pagbisita niyo sa amin. Welcome. Sa Doc Mon Del Rosario. Siyempre, aabangan po namin kayo next week para sa buong kanta ng isang araw team. Saka pagbalik niya ng limang kopya. Sige. Ayan.